Naging maayos yung pakiramdam ng boses ko at ng lalamunan ko nung uminom ako ng malamig
sabi niya sa akin, hindi naman talaga po nakakasira ng boses ang malalamig na inumin. Kasi kung ano daw ang iniinom natin, halimbawa, kung ano yung masakit sa balat, mainit. So hindi na nararamdaman ng throat. So hindi talaga siya totally nakakasira ng boses. Mas meron pa nga din ako, base sa experience ko po, mas nahihirapan ako pag warm na mga inumin yung iniinom before mag-perform. So yun. Ito pa, may next question pa, pero loading eh. Loading. Galing kay loading. Sino yun? Parang friend ko yan kung si loading. Wait, dance prod. Meron ba mga abangang dance prod dito sa concert na to? Secret! Secret daw eh. Secret! Pero... sige na nga. Opo, meron. Kailan ka mahuling nagkaroon ng dance prod? On TV or ano, sa show? Alam mo, hindi ko napanindigan. Ano ba yan? Sabi ko tuloy. Nakakalita. Pwede ba ito kay Ate Kayla lang? Kasi wala siya dito, siya yung pag-usapan namin. Hindi, meron po talaga na mayroon kaming ano, inihandang isang performance na merong dance prod. Siyempre, dalawa kami lagi. Pero ang pinaka-abangan ninyo po sana sa show na to ay yung opening namin. Kasi yung opening namin talagang halo-halo. So, parang opening parang nakakabusog na sa mata ng mga tao. Ayun. Meron pa po ba kayong questions? Ako naman, pwede ba sa mga ganito, sa mga vloggers, di ba lagi tinatanong yung ano? Yung artist. So, pwede ako naman yung magtanong sa mga. Oo. Pero meron pa yung, ito, tanongin mo to. Si James? Ang pangalan niya? Chris? Okay, Chris. Ayan po ba naman ni Chris? Ang clever ba yan, be? So, yung question ko po, maganda po yung feedback ng mga yung mic. Pero lakas ng boses niyo kahit naka-upa. Ako na yun eh. O, narinig ko yung sarili ko. Ayan. So, maganda po yung feedback ng mga netizen sa tandem niyo po ni Miss K. So, yung iba, may mga nabasa po ako. Is there any possibility na madala po ito sa film? Sa movie, ganyan, comedy film, ganyan? Alam mo, honestly, pinag-usapan niya namin ni Ate K. Kasi, itong concert, after ng concert po sa July 12, medyo aalis lang kami ni Ate K madalas papunta ng Israel, Canada at US kasi parang po sa tour din ng Angeline Cato. Pero sabi nga nila, bakit daw hindi gawing kahit pa paano pelikula? Kasi bago din yun. Siguro, ihintay ko na lang na mangyari yun. Or if ever na merong mag-offer sa amin na producer, diba? So why not naman? Sa kasi Ate K, hindi siya mahirap na trabaho. Alam mo yun, na lahat ng mga ideas na ibinibigay niya dito sa concert na to, talagang yun yung ginawa namin. What more kaya sa pelikula? Total, umaarte din naman siya. Yes, okay. So, if ever naman po matuloy yung film, if ever lang po, ano po kaya yung naiisip yung role niyo or siya, nanay or anak po ba, or sister kayo pa rin? Lagot ka. Siguro, totoo na naman si Ate Kay dito. I'm sure nalood siya ngayon sa online. Naniniwan niya ako ngayon. Ako pa din siya nalang yung nanay at tatay ko. O hindi, joke lang. Pero, kasi kaya ako naman nasabi yun, alam kong kaya ni Ate Kay. Bakit? Kasi natutumbuhin niya, ganun siya kay Crystal. Siya ang naging nanay at tatay kay Crystal, di ba? So, iba rin kasi yung pag pinanggagalingan ng totoo eh, na nangyayari. Kung yun ang gagawin man sa isang pelikula, feeling ko mas magiging totoo din sa mga nanonood. Saka, isa pa, sana ano, pwede niya ako maging kapatid or anak. Tapos meron akong isang manibigaw. Meron akong isang manibigaw na ayaw niya sa akin kasi pet niya pala. Cute diba? Ang cute diba? Yung lagi na lang ano, lumanti ka sa mga ano mo, ganyan-ganyan. Ano ang problema mo sa ano mo? Hindi na naman inaano. Problema, eh, bet ko nga yun eh! So, parang cute lang. So, masusundan kung ano pa yung script na pwede magawa. Ayun lang. Okay, so, sa leading man naman, sino ang na-vision yung pwede yung maging leading man sa film? Or yung pwede yung paggagawa ni Miss K, if ever? Ganun ang story. Lagi. Lagi niya kasi nasa
Coco. Si Coco, so... Dahil... Nakatabang ko naman din si Coco before, so siguro si Coco. Coco ni Calon, ha? Sino po ba pinag-usapan mo? Coco? Crunch? Coco Market, siyempre. So, mapunta lang po tayo sa ano, sa previous work niya dati. Doon sa music video niyo po na at ang hirap. Ang dami niya sasabi, ang ganda po ng acting. Kahit ako nakita ko po, ang ganda ng acting ko doon, lalo na yung nag-breakdown niya sa floor. Ano yung VTR? Yes. Okay, okay, watch na lang po ito. Ano po yung pinaka, yung moment na yun, pinaka-inisip niyo, para mailabas niyo yung ganong feeling sa camera? Kasi, gusto ko lang ikwento para lang alam din po ng iba. Kasi yung At Ang Hirap ko na single ko na nirelease ko, kailan pa to? 2 years ago. Talagang, ginawa po yun ni Yay Constantino para sa akin. So, nung time na sinabi niya nga na nagawa niya, meron po ako ibang mga lyrics na medyo pinalitan. Nasabi ko, yeah guys, sabi ko, palitan natin to kasi gusto ko yung mas totoo kong nararamdaman ngayon. So At Ang Hirap nung title ng kanta At Ang Hirap kasi yun yung moment na nahihirapan talaga akong maintindihan kung ano yung nangyayari sa relasyon nung time na yun. Tapos nung sinabi sa akin na gagawa namin ng music video yung kanta, sabi ko sana huwag na natin masyadong ilayo doon sa konsepto ng song. Kung ano man yung kwento ng kanta, sana yung hindi mo makita sa music video. So kaya meron doon na umiiyak ako nung bago matapos yung song. Kasi di ba sa bawat tao naman, lalo sa part ng mga babae, minsan napapaka-strong tayo, pero deep inside talaga nahihirapan tayo. So yun yung time na nag-breakdown ako. Nasabi ko, ah, hindi ko na kaya, kaya At Ang Hirap. So yun yung naging hirap. So sa future, ano naman po, future project na. So, yung album niyo po ba may possibility na ma-release this year or next year? This year, hopefully po, bago kami mag-tour ni Adipi sa US. At saka kung ano po kaya yung ano, yung na-expect ng mga tao sa new image niyo sa music, kasi ba may birthday na yan. Ano pong era kaya yung naisip mong ibigay para sa next album niyo po? Ito, dark pa. Pagkakarili ko, dark na. The dark era. Tumatanong ako, ha? Sa ano? Dark. Sabi niya, dark na. Dark pa. Dark pa. Ayoko na lang, dark. Sweet lang. Ayoko din na sweet. Ang art na yun. Di ba kay Kenjin? I miss. Siguro, syempre ayoko pa din mawala kung ano talaga yung personality ko as ang Jidin, as ang Ge. Pero gusto ko kahit papano na mas ma-showcase natin dito yung kanta talaga. Kasi yun naman din talaga yung everything na malilinig ng mga tao, kahit na nasa sasakyan sila sa bahay. Kaya ako, every time po nagagawa ko ng album at ng music video, talagang sinisigurado ko lahat ng mga kanta. Ano ba ang kwento ng kanta ito? So para lahat, magiging konektado sa paggawa ng music video, yung mismong cover ng album sa pictorial, mag-ano lahat. So yun. Pero sa tanong mo, kung dark or sweet, siguro nasa gitna. Nasa gitna lang. Oo, kasi parang wala po akong nagawang album na gano'n din. Thank you. Thank you.